na sa mesa. Mirna, ba't kayo pa nagandaan yan? Bisita namin kayo, ah. Ako, okay lang, Andres. Eh, sa ganitong paraan lang kami makakapagpasalamat. Kasi laki-laki ng utang na loob ko kay si Fio sa kay Ana. Huwag mong intindihin yun. Ang paggawa ng mabuti, hindi kailangan ng kapalit. Eh, yun nga lang, Tay. Eh, kung gusto ni Mirna magluto, hayaan na natin. Kasi tagal ko na rin di nakakain ng lutong nanay. Sa bagay, ako din. Matagal ko na rin tinitiis yung sarili kong luto. Kain na. Kain na kayo. Wow, sarap! Magdasal muna tayo? Sige na. Ikaw na lang magdasal kasi ikaw yung nagluto eh. Sige. Sige. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Mahal na Panginoon, maraming maraming salamat sa lahat ng biyaya niyo sa amin. Tulad ng mga pagkain ito, tulad ng mga sandaling ito, na akala ko hindi na mangyayari ulit yung makasama ko yung mga anak ko. Maraming maraming salamat din po sa mga bago naming kaibigan na tinulungan kami kahit hindi naman kailangan, na hindi humingi ng kapalit. Napakabuti po nila. Maraming maraming salamat po, Panginoon. Amen. Kain na! Bakit ka naman mag-guilty? Eh, kasi madam, di ba? Hindi naman totoo na tinutulungan natin siya na nang walang kapalit. O ikaw, ginagawa mo to dahil mission mo. Ako naman, tinutulungan kita sa mission mo. Pero, meron akong pera matatanggap pagkatapos nito. Yes! Pero nakakatulong ka pa rin. Parang pulis, bumbero, o doktor. Trabaho nilang tumulong. Kaya yung mga natutulungan nila, nagpapasalamat sa kanila. Pero may sweldo rin sila. Dapat ba silang mag-guilty dahil may nakukuha silang pera sa pagtulong nila? Ay, naku, madam, hindi naman ganito yun eh. Tinutulungan natin si Mirna dahil nagawan mo siya ng mali eh. Nasira ang buhay nilang mag-iina dahil pinabagsak mo yung flower shop niya. Hanggang ngayon, wala siyang kaalam-alam, wala siyang ideya kung bakit bumagsak yung negosyo niya. Are you suggesting that we tell her the truth? Oo, madam. Dahil kahit naman matapos natin yung misyon natin sa kanya, habang buhay niyang sisisihin ang sarili niya sa nangyari sa mga anak niya. Na minsan, pinaampun niya ang mga ito, na nasaktan niya yung mga anak niya, dahil kasi palpak siya, wala siyang alam. Pero alam natin na hindi totoo yun. Dahil ikaw ang dahilan kung bakit nasira ang buhay nila. At hindi siya. Pababayaan ba natin habang buhay na lang niyang dalhin yun? Okay, sige. Pag-iisipan ko. Pero ang importante ngayon, yung mission ko. Siya nga pala. May balita na ba ang mga pinsan mo? Nahanap na ba nila yung bunsong anak ni Mirna?